inyong mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin. Kumusta po kayong lahat mga kaibon? For today's video, sasagot na naman tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung una na katanungan sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, meron daw si Sir Parisan na Lutino Kak at ang kapares Lutino Opaline na hen. Ano daw ba ang magiging ID ng mga inakay nila? Mga kaibon, disclaimer lang. Ang isishare ko dito ay base lamang ito sa kaalaman ko at karanasan ko sa pag-aalaga ng mga ibon. Sa katanungan, kung ano ba ang magiging ID ng mga inakay ng Parisan na Lutino Kak at ang kapares Lutino Opaline na hen? Mga kaibon, dahil pareho itong visual, lahat po ng magiging inakay po nito kulay pula ang mata. Pero hindi po ito mag-aanak ng Lutino Opaline. Ang magiging ID po ng mga inakay ng Parisan na to, kapag po nag-hen, normal hen na Lutino. Kapag nag-cock, Lutino split opa. So yan lang po ang magiging ID ng mga inakay ng Parisan na kagaya po nito. Para sa akin mga kaibon, dahil napakaganda ng Lutino Opaline, lalo hen pa yan, mas maganda siguro kung ang ipares mo dyan sir, hanapan mo ng Opaline na split ino na kak para makapagpalabas ka ng Lutino Opaline. Dahil kung ako ang tatanungin, sayang ng Lutino Opaline mo na hen. Dapat makapagpabuga ka sana ng mga Lutino Opaline. Pwede mo yung parisa ng kahit na Lutino split opa, makakapagpalabas ka na dyan ng Lutino Opaline. Or kaya naman, parisan mo po ng Opaline Cock split ino. So yan dapat po ang ipares mo para at least merong painakay na Lutino Opaline bawat clutch. Minsan kung wala naman sa unang clutch, baka sa mga susunod na clutch magkaroon. Kung ang ipares mo dyan, for example, green opa split ino na cock. Pero kung merong Lutino na split opa, okay din po yan. Para lahat ng iaanak niyan, puro po visual at maglalabas talaga yan ng Lutino Opaline para hindi masayang yung pagkakataon. Dahil napakaganda na materialis, dahil visual Lutino Opaline na hen na po yan. So sayang kung paparisan mo lang ng normal na Lutino. So yan po, yung unang katanungan sa akin ng kaibon natin. Pangalawang katanungan sa atin mga kaibon. Kaibon, tanong lang po, ano po ang dahilan saka pwedeng gawin sa itlog ng alaga kong ibon? Nangitlog siya ng November 1, tapos fertile naman siya. November 27, 28, nangitlog uli. Ano po ba ang magandang gawin? Sana ma-mention po. Yung parisan ni sir, nangitlog daw ng November 1. So hindi naman nasabi ni sir kung napisa ba yung itlog ng November 1. Kung napisa yung mga itlog ng November 1, normal po yan na mangingitlog uli. Dahil kapag merong mga inakay na, minsan talagang kahit maliit pa yung mga inakay, yung breeder natin nangingitlog yan uli, lalo kung nasa kondisyon yung mga katawan. Pero kung nangitlog ng November 1 tapos wala nang naging kasunod, November 27 na yung naging kasunod, so hindi po magandang senyalis yan, dahil po yung pangingitlog niya paiba-iba, wala sa talagang kumbaga, walang direksyon kung kailan lang pwedeng mangitlog, kung kailan lang gustong mangitlog, saka siguro mangingitlog, lalo kung wala naman na laman. Pero ang sabi dito sa atin na fertile naman daw. Kung nangitlog po yan ng November 1 tapos napisa, normal yan. Pero kung nangitlog ng November 1 tapos hindi pinisa, ngayon uli nangitlog, baka po panibagong itlog na naman nila yan. Dahil kung yung una hindi pinisa, baka panibagong itlog po nila yan. Minsan talaga nangyayari yung ganyan, lalo kung basal yung mga breeder natin, na ginagawa talaga nila yan minsan. Ang problema lang dyan, yung unang itlog di man lang pinisa, iyon ay hindi magandang sinyalis na yung breeder natin baka nangingitlog lang pero hindi naman nagpipisa, or kaya naman naglilimlim lang pero hindi naman nagpipisa, mangingitlog uli. Kung ganyan ang ginagawa,
mas maganda siguro ipaposter ninyo yung mga itlog na lang, lalo merong laman. Pero kung ang nangyari ganito, ng itlog ng November 1, tapos ng itlog uli ng November 27, tapos yung mga itlog nila, for example, napisa naman nila yon pero meron pang tirang hindi napipisa, baka po nag second clutch. Minsan nangyayari po talaga yan. So sa ganyang paraan sir, kung ganyan ang ginawa ng breeder po ninyo, kung okay naman yung initlog ng November 1, napisa naman at nabuhay yung mga inakay at nang itlog uli ng 27, normal po yan. Pero kung yung itlog ng November 1, hindi yung napisa kahit na mga merong laman at nang itlog ng November 27, yan po ay isang hindi magandang sinyalis. Dapat ipaposter mo po yung mga nagiging itlog dahil baka ganyan lang ang ginagawa niya, manging itlog and then limliman, di naman pipisain, manging itlog uli. So yan po ang dapat ninyong gawin mga kaibon. Yan po yung pangalawang katanungan. Pangatlong tanong sa atin mga kaibon. Sir, bakit po yung back-to-back green opa ko naglabas ng blue opa? Ano po ang nangyari? Salamat. Sana masagot ninyo, idol. Yung parisan ni sir, back-to-back green opa line, nag-anak ng blue. So normal lang po yan. Huwag po kayong magtaka. Dahil yung parent po niyan na green, pareho po yan. Baka naka-split sa blue series. So ang ID ng parent niyan, green, split, blue. Kaya po nag-anak po ng kulay blue. So normal po yan dahil ang ganyan tinatawag yan. Yan po ang literal na tinatawag na throwback doon sa mga ninuno. Yung green mo, baka po ang parent niyan nanggaling din sa mga dugo na merong blue series. Kaya po sila, namana na rin nila, kaya nagkaroon sila ng mga inakay. Kaya po yung parent niyan, naka-split po yan sa blue. O baka po, yung parent niyan merong blue sa parisan. For example, yung parent niyan, green. Ang kaparis naman, blue. Yan ang anak na breeder mo. Kaya po naka-split yan sa blue, kaya po ngayon nag-anak ng kulay blue. So normal po ang ganyang klase mga kaibon. Huwag po kayong mag-alala or magtaka. Normal po yan. Yan po ang ID ng parent niyan. Back to back green, split blue. Kaya po nagkaroon ng inakay na kulay blue. So yan po yung katanungan sa atin. Ito po yung panghuli na katanungan sa atin. Ay hindi pa, meron pa tayong isang sasagutin. Ang tanong sa atin mga kaibon ni sir, sir, magandang araw. May katanungan sana ako. Ang aking basal na pair ay nakababa na ang puwet at nang kinapako ay may nasalat na ako na posibleng may itlog na. Pero after 1 week, hindi pa din umitlog at napansin ko na mukhang nagkasapula. Ang katanungan sa atin ni sir, ang katanungan ko ay paano ang magandang gawin para mawala ang sapula upang mailabas ng ibon ang itlog. Inaalala ko ay baka makasama sa ibon kapag hindi nailabas ang itlog. Yung itlog, siguraduhin po muna ninyo na itlog talaga yung nasa loob. Kasi kung itlog talaga yung nasa loob, magiging egg binding po yan, medyo delikado. Pwedeng ikamatay po ng ibon yan. Mas maganda, kapain nyo talaga yung puwitan, siguraduhin po ninyo na itlog ba talaga yon or baka yung sapula na. Kasi kung itlog, talagang makakapa mo yan na parang merong bilog doon na parang shell. Kasi yung sapula naman kasi, makakapa mo yan na parang nakabalot lang yan dyan na taba, na kumapal. So dapat masigurado po ninyo na meron talagang itlog. Kapag merong itlog, pwede po ninyo yung i-force palabas. Meron naman mga tutorial sa mga YouTube kung paano po ginagawa ang pagpalabas sa egg binding. About naman sa sapula, kung paano ba ang tamang gamutan. Halimbawa po, dati pinapakain ninyo ng tatlo na scoop. Ngayon po, dahil merong sapula yan, mas maganda maghapon na isang scoop lang. Kasi ang kinakailangan sa mga merong sapula, dapat ma-diet natin yan para po yung taba mawala. Yung mas maganda, huwag nyo munang bigyan ng gulay, bigyan nyo lang ng vitamins, tapos isang scoop lang ng patoka, tapos huwag
Mas maganda ilagay nyo sa flight cage para nakakalipad-lipad. Para po mawala yung sapulan niya. Baka mayroong mga kaibon na magtanong kung na-i-breed ba yung ibon kapag nagkaroon ng sapula. Mga kaibon, na-i-breed naman po uli ang ibon kapag po gumaling yan sa sapula. Kinakailangan lang po niyan, ma-maintain niyo yung tamang patoka para hindi na po uli tumaba. Dahil kapag masobrahan naman uli yan sa pagbigay ng patoka, talagang babalik at babalik na naman yan. So kung halimbawa po yung ibon po ninyo na mayroong sapula na i-diet na po ninyo, kapag po nawala na po yung sapula niya, gumaling na siya, dapat po obserbahan po ninyo kung sa ilang scope siya hindi tataba para yung patoka po ninyo ma-maintain nyo na po doon para hindi na magkaroon uli ng sapula. So doon kay sir, sana po ma-make sure po ninyo, talagang siguraduhin ninyo na merong sapula ay merong itlog sa loob talaga yan. Dahil kung hindi natin mailabas yon, baka po ikamatay ng alaga natin. Kung hindi naman itlog, baka sapula lang po yan. So yan lang po ang gagawin po ninyo. Ilagay nyo sa nakakalipad siya. Bawasan ninyo yung patoka, i-diet po ninyo kung dati dalawa or tatlong scope. Ngayon po isa lang, kung malaking scope yan, kahit kalahati lang maghapon na yon. Mga ilang weeks lang po yan, siguro kung mga 10 days, babalik at babalik na po yan kahit papano. So yan lang po ang tanging pwede nating gawin kapag merong sapula yung mga alaga natin. So ito po yung panghuli na katanungan sa atin ng kaibo natin. Lods, tanong ko lang po, parisan ko pong back to back green opa split ino nag-anak ng blue. Matatawag po ba na blue to ang inakay nila? Salamat, sana mapansin. More power. God bless po. So hindi po ito may itatawag natin na blue to. Dahil po yung parisa natin back to back green. Hindi po yan matatawag natin na blue to. Ang tawag lang normal po yan dahil po ang parent po niya naka-split po yan sa kulay blue. Kaya po nag-anak po ng blue series. Ang blue to po na tinatawag, lagi po ninyong tatandaan. Ang blue to, galing po yan sa parisan na back-to-back par blue. Nag-anak po ng non-visual na par blue. Kagaya po niyan, parang nag-anak ng kulay blue. Hindi naman siya par blue. Blue talaga, as in blue lang. So yan po ang tinatawag na blue to. Ang blue to, nanggaling po yan sa parisan na back-to-back par blue. Nag-anak po ng kulay blue na non-visual par blue. Yun po ang tatawagin natin na blue to. Sa ganito, na back-to-back green. Nag-anak lang ng blue, hindi po yung blue to sir. Ang parent po niya naka-split sa blue series. Kaya po nag-anak po ng kulay blue. So yun po. Sana po nasagot ko ng maayos ang mga katanungan po ninyo. Maraming salamat po mga kaibon. Hanggang dito muna tayo. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.